What's up mga kabarangays, it's your Kapitan here, A-B-Y. At kung bago pa lang dito sa YouTube channel ko, please do subscribe and turn notification bell para like updated sa mga susunod kong video. For this video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng broken emoji or the shake effect tutorial on CapCut. So guys, let's start! So guys, open natin ang ating CapCut application. Yan. Then click new project lang tayo. Then add natin yung picture na pinili natin sa ating video. Then punta tayo sa format, then piliin natin ng 9:16 ratio. Yan, adjust lang natin siya guys ng konti kung saan niyo mas gusto itugma yung ating picture. Yan. Yan. Video sound off lang. Then after niyan guys is add tayo ng sound. Yan, punta sa extracted. Pili lang tayo dyan ng video. So, lalagay ko guys yung link sa baba noong kanta or noong video natin. So, para hindi kayo mahirapan. Tingnan nyo na lang sa baba, sa description box. Yan. Then, after nyan guys is, ititrim natin siya. I-split natin siya ng 17. So, 17 natin siya i-split. 17 pictures yung split natin yan. 17 na split. Then after nyan guys is i-adjust natin yung kada picture based dun sa time per seconds nila or time frame per clip pala. So adjust natin siya guys. Bali, alalay ko dun sa screen ng video kung ilan yung mga seconds na ilalagay nyo dun sa 17 pictures na in-split natin o tinirim natin kanina. So yan, ina-adjust ko lang siya guys hanggang 17 pictures. Yan, hanggang pinakadulo na yan. Then, after natin guys, ma-trim lahat yung mga pictures na yan or ma-adjust natin yung mga pictures na yan is maglalagay naman tayo guys ng animation. So, puno tayo guys sa animation. Yan. Sa mula una hanggang huli guys is ang pipiliin natin is pendulum, pendulum 2. Hanapin natin ang pendulum 2. Yan. Pendulum 2. Mula una hanggang huli yan guys ha. Yan. Apply lang tayo guys ng animation hanggang dulo. Yan. Ganyan. Yan. Yan. Pendulum to lang guys ha. Hanggang 17. May 17 pictures natin. Yan. Medyo mahirap na talaga ang maglagay ng pendulum kasi ng animation kasi nababalik sa una. Kaya kailangan stop ko talaga. Yan. Katulad yan. Nawala na naman. Hanapin na naman natin ang pendulum to. Yan. Then, check natin siya guys. Yan. Then, after nyan guys is, pwede nyo siyang, yan. Pwede nyo siyang lagyan guys ng beat kung gusto ninyo. O, sa akin, hindi ko na siya lalagyan ng beat. So, next na natin guys sa lagay is, mag-import tayo ng white background. Add overlay lang natin ng white background. Then, trim lang natin siya guys dun sa part na transition. Yan, dun sa may part na may transition. Yan. Kita nyo naman sa video natin kung saan ako ipinapatong yung ano. Yan, dyan lang guys natin siya ilalagay sa may parting yan. Yan. Then guys, after natin siyang matrim dun sa may part na may sa may part na transition na button, pinutunod natin siya. Click natin guys yung splice. Yan, splice. Then, hanapin natin guys ang piliin natin dyan guys yung overlay. Yan, hanapin natin yung overlay. Yan. Pinutunod lang natin guys yung overlay for the effect of the white background. So, yan. Check lang natin siya, guys. Yan. Then, after nyan, guys, yan. Yun, di ba? Kita niyo yung part na yun. Parang may kumurap na ganyan. Then, after nyan, guys, is copy paste lang natin siya. Copy lang pala yan. Copy. Copy, then, lagay ulit natin dun sa isang transition. Yan. Then, copy ulit. Yan. Copy. Yan. Ganyan lang, guys. Hanggang sa dulo guys yan ha. Hanggang dun sa pinakadulo ng ating video. Ganyan guys yung copy paste lang natin siya guys hanggang pinakadulo. So yan. Medyo mano-mano nga lang talaga guys. Kung talaga gusto nyo maka-achieve ng magandang transition natin ng broken or the shake effect on CapCut. So yan. Copy paste lang natin siya guys.
So guys, try natin siyang i-play kung maganda yung patong natin ng effect. So, bilis na lang natin. Oh, di ba yan? Maganda. So, yan. Then, after natin siyang ilagay dun sa may transition na part, is mag-add ulit tayo ng overlay. Guys, add tayo ng overlay. Mag-import tayo ng emoji, video, emotion. So, yan guys, na video na yan is nasa description box lang din. Tingnan nyo na lang guys sa description box. Pwede din siyang ma-download via Mediafire. So, yan. Then, after yan guys, after nating ma-add ng overlay natin, is puna tayo sa, adjust muna pala natin siya. Bago natin yan. Lagay ko siya sa itaas. So, nasa inyo guys kung saan yung part ilalagay yung ating overlay na to. Yan. Bali, dyan na lang sa part na yan kung gustong ilagay yung overlay na yan. Yan. Ganun lang guys. Yan. Then, after nyan guys, puna tayo sa splice at pili tayo guys nung filter. Yan. Filter naman yung pipiliin natin sa splice. Yan. Try nga natin guys kung maganda. Oh, diba guys? Yan. Gets nyo naman kung paano yung flow ng video natin, diba? Yan. Ganun lang guys ang pag-a-add ng ating broken emoji flash effect or shake effect. Yun lang guys. Then, after na nun guys is export na natin siya guys. Yan. Export na natin siya. Being exported, keep CapCut open and don't lock your screen. So, and here's the result guys. At yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo makalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe na rin kayo. I-turn notification bell para like ang updated sa mga susunod kong video. Like ang mapalakas sa inyo. Keep spreading the kapayapaan and I believe in yourself. God bless.